Magandang gabi po sa inyong lahat. So welcome back sa ating YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan sa ating YouTube channel, please subscribe and especially click the notification bell para always po kayo updated sa mga bagong video in-upload in-update sa ating YouTube channel. So for this video guys, ay magtuturo po sa inyo kung paano po gumawa ng controller ng ating charger gamit po itong timer, no? Timer Stopper NIG. Okay? Yan po. And pwede ito sa charging station, no? Ang ating mga ano dyan. Ituturo ko po sa inyo. Ito na po siya. Tanggal ko na po. And ito yung mga need na wire. Meron po siyang free na wire, no? Ito. Itong una, itong power supply. Brown tsaka black. And ito naman itong green na pinutol ko lang. Green, black, and brown. Then, ito naman, itong para sa ating sensor yan, para sa ating coin slot. Black, white, and red. Okay? So, first step po natin gagawin yan mga lods. Hindi natin ikakat yung video. Kailangan po natin ng centralized power supply. So, napaka-save ng kuryente yan. And ito, unahin natin itong power ng coin slot and itong detector sensor, no? Itong white. Yan. Positive and negative and white. So, remember po, meron po tayong kailangan po na matutunan dito tungkol sa mga wiring, ha. Okay, so sa sensor, may guide yan kung paano ilagay. Yan. Then, ikabit na natin itong sensor, no. Sensor tayo mag-una mga idol. Okay, so unahin natin itong black. Okay, black. Dito sa ating coin slot, meron din po siyang red, white, and black. So, di na tayo malito dito kasi meron na pong guide. Same lang sa ating board, no? Okay, so unahin natin itong black. So, mamaya, wala pang power supply yan, ha? Then, huwag kalimutan maglagay ng electrical tape. And, kailangan, meron po kayong soldering iron, lead, at saka lead para panghinang, no? So, mamaya, makita nyo mamaya kung anong kailangan, bakit kailangan pa ng soldering iron. Okay. So, next natin is pula. Pula. Okay. Dito sa coin slot muna tayo magpo-focus mga lodi, ha. Okay. Sa coin slot. Lagyan natin ng, itong ginawa ko po is hindi po ito pang ano na, ha. Pang professional na wiring kasi, ano lang to, pang educational purpose only lang ito, no? Tutorial purpose only lang ito. Okay, so ang hindi pa natin nakabit itong white para sa sensor, no? Sa ating coin slot to board, okay? Then, pag natapos na yung tatlo, tipan natin para hindi po tayo malito, okay? Okay, so okay na. Tadang! Okay na po yan. Okay na sa ating coin slot. Then, lagyan natin dito sa gilid. Then, next natin, itong green, black, and brown. Okay? Kabit natin yan dito sa ating board. Dito sa katabi. Unahin natin itong power supply. Itong black and brown. Okay, unahin natin to. Merong guide kung saan po siya ilagay. So, remember, dapat di po tayo magkabaliktad dito. Once na magkabaliktad po tayo, bili na kayo ng bagong board. Okay? Yan, kabit na. Then, ito naman, kung saan yung power supply, tabi natin. Okay, dapat mauna yung green, pagkatapos black and brown. Okay? So, itong brown, guys, sa green, black, and brown, itong brown na ito, idugtong natin dito sa power supply ng brown. Ito. Idugtong natin. Ayan. So, ang matira na sana dito is black and green. So, bakit ko po pinutol yung green? Kasi wala po yung silbi yan. Kaya, yung naputol na, hindi ko lang itatapon kasi magagamit din yan. So, ngayon, ang natira na lang dito is black kasi meron na po siyang itong brown. Ito sa gilid, brown is nakabit na po sa live brown.
Okay. So, unahin natin ikabit itong dalawang brown sa ating positive power supply centralized. So, huwag po kayo magkabalikta dito, guys, ha. Yan. Meron pong mga guide sa ating centralized na pwede natin siyang may kabit sa tamang proseso. Okay, so unahin natin tong live kasi ay positive kasi puros black tong wire na ginawa ko. So ako lang po nakakaalam nito. Basta itong brown is positive talaga to, ha. Kinabit ko po ito sa positive line. Okay? So pwede ko na tong tipan. Tipan ko na para safety. Ito talaga yung pinaka main or safety ng ating kailangan na matipan tong positive kasi delikado yan. So, okay. So, ilagay na natin dyan sa gilid para di tayo magkalituhan. So, dalawang black and brown na lang ang natira. So, ngayon, dito sa katabi niya, di ba, sabi ko kanina, itong black and brown is positive. Ang brown is positive, ang black is negative. So, ngayon, sa dito na, di ba, naputol ko na tong green. So, itong black na natira, ilagay natin sa ating USB to converter USB 12 volts to 5 volts para sa ating cellphone. Okay, so ito, kita nyo naman, plus and negative. So itong black na ito na wire, yan na black, ito yung sinabi ko, bakit ilalagay ko ito sa positive? Kasi ang supply nito, nung tinetest ko po yan, positive yan. 12 volts positive. Ayan. So, ilagay natin sa positive ng ating converter USB charger. Okay. So, nakabit na. Ayan. Okay na. So, kabit na. So, nandito na. So, ano na lang ang hindi ko pa nakabit itong ground. Saan ko ba ito ilalagay itong ground? Okay. So, dito natin ikakabit itong ground, guys. Dito sa ating ground. Dito sa negative ng ating centralized board. And kasama na rin yung ground ng ating power supply. Ito, ha, yung pinakauna sa power supply na ground. Ikakabit po natin yan. Dapat, guys, di po kayo malito. Okay. Kasi napaka-basic lang po nito, no? Okay, yan na po. Tipan na natin. And ngayon, pwede na natin iti-test. Siyempre, iti-test natin. Ito yung charging port sa labas, no? Makita sa ating labas ang ating box. Okay, ito yung monitor. Okay, para makita lang sa video dyan. And ito naman ang ating coin slot. So, ngayon, pairam ng cellphone. Tsaka charger. Charger. Yung lapad na wire. So, ano ba yung charger na yun? Ayun o. Paliwag. So, ngayon, guys, itabi ko lang dito para makita nyo po na magcha-charge talaga yan, no? Okay. So, ngayon, ikakabit na po natin dito ang ating USB charger, no? Papunta sa ating cellphone. Okay. Ayan na po, ha. Nakakabit na yan. Ayan. Same lang. Nakakabit na. And then, isalpak na po natin ito. Saksak na natin. Dito sa ating positive. Okay. So, nag-iilaw na. Ayun, nag-iilaw na. So, pag nag-zero na yan, ibig sabihin, tapos na po yung boot ng ating board, no? Ito. Ayan, nag-boot na siya. So, nakalagay is 0. So, ngayon, pwede na tayong maghulog sa ating coin slot. So, paalala, 5 pesos lang po ang pwede nito. Okay, so, tingnan niyo po yung cellphone, ha? Tingnan natin yung cellphone. Ayun, nagcha-charge ng mga loads. Ayan, no? Kitang-kita naman yan. Ayan, nagcha-charge na siya. Ayan, oh, kita nyo yung green. So, ang natira natin ng ating oras is 41 seconds. So, bakit maliit? So, kailangan pa natin i-set up yan.
Sa next video po natin yan, guys, ipapakita ko po sa inyo yung setup niyan, kung paano gawin, no? Paano gagawin, magsiset ng oras dito sa ating board, no? Then, itry natin maghulog pa ulit ng 5 pesos. Ayun, so ayan, nag-add siya ng 1 minute. Ayan, 1 minute. And another 5 na naman, 2 minutes. So ayan, no? Yun, napaka-legit. Then, dito naman sa piso, guys. Oh, pag automatic, pag naghulog sila ng piso dito, alam naman nila na may 5 pesos, maghulog sila ng piso, congratulations sa'yo na walang nadagdag. Ayan. Sa'yo na yung piso, donation na yun. Oh. Kaya nakalagay dito is 5 pesos lang. So, sample, naghulog ka ng 10 pesos. So, 5 lang, add 5 lang yan. Ayan, oh. 1 minute lang nadagdag. So, add 5. 5 lang yung 10 pesos mo. Kaya, matuto po tayong sa sign ng 5 pesos, pang 5 pesos lang yan. So, ito na, guys, no? Maraming salamat po sa inyong lahat sa napaka-basic lang po ng charging station na ating gagawin. And sa next video naman, ay tuturo ko naman po sa inyo how to calibrate ng ating minutes ng ating piso charging station. And then sa next video po natin, guys, gagawa po ako ng video ng piso wifi na meron din po siyang charging station na isa lang po yung coin slot. So sa next video, papraktisan ko muna kasi kailangan kasi ng laptop yun, programming yun, guys, na dapat mong makuha para mag-generate yun. Kung gusto mo mag-charger, may na nakalagay doon na pipindutin mo lang yung charge button sa cellphone yun, dapat nakakunik ka sa hotspot, then kailangan mo ng cord para isalpak mo na lang doon na nagcha-charge ka. Ibig sabihin na nagbabayad ka doon. Kaya ayan, guys, maraming salamat po. Sana po ay marami po kayo natutunan dito sa CD Tricks channel po. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, so please subscribe and especially click notification bell para always po kayo updated sa mga bagong video and upload dito sa ating YouTube channel. And advance Merry Christmas po sa inyong lahat. Thank you and God bless po. Maraming salamat po.